Dito sa atin, hindi pangkaraniwan na magkaroon ng kakaibang kulay ng mata maliban sa itim o brown. Kaya naman itong i-achieve ng mga mata in different colors. Contact lens ang answer. Benta, lalo yan sa mga nagko-cosplay para feel na feel at in character lagi ang datingan. Yan ang kwentong inalam ni Patty Tumulak. Agaw pansin ang mga mata ng 17 anyos na si Kai. Paano ba kasi? Mukhang mata ng anime! Hindi kayo namamalik mata ha? Parte raw yan ang kanyang pagiging cosplayer. Mahilig din po kasi talaga manood ng anime dati. So when you're interacting with people, mas parang masaya kasi nakikita mo silang masaya sa ginagawa mo. Para sa mga kagaya niyang cosplayer, contact lens is a must! Nagwe-wear kami ng contact lens kasi nagbibigay talaga siya ng buhay. Makikita mo talaga yung comparison now. Tapos pag naka-cosplay yung tao na lumalaki talaga yung mata nila, parang anime pag naka-contact lens. Achieve ang pagiging in-character! Wala namang grado mga contact lens na sinusuot ni Kai. Kapag ang pasyente gumagamit ng mga kosmetika contact lens, there's still a possibility na lumago yung vision. Una, kapag sobrang dry ng mata. Pangalawa, kapag nagkaroon ng gasgas yung cornea, no? Kapag mishandle din ng contact lens wearing. Nasa 10 iba't ibang kulay ang pinagpapalit-palit niya. Madami na po din kasi ang natapon, pero hindi po siya yung one-time use lang. Siguro, papabuti mo siya ng months. Para maalagaan ang kanyang natural na mapupungay na mata, nililinis ko siya. Meron pong manual tsaka yung iniikot na panlinis sa contact lens. So, pwede yun. Ililinis mo siya gamit yung solution ng contact lens. And then, yun, ibababad mo na siya sa case niya. Kapag cosplay mode na si Kai, as much as possible, dapat moisturize yung mata mo. Ayon kay Dr. Darby Kabuyao, isang ophthalmologist, ginawa ang contact lens para sa mga malalabo ang paningin. Si Leonardo da Vinci, yung unang nag-conceptualize ng contact lens, no? And as the years go by, nagkaroon tayo ng mga innovations. Dapat alam mo, nagawa sa soft plastic ang contact lens. Yung mga materials na ginagamit usually are polymer-based or mga silicone hydrogels. Paalala ni Dr. Darby, suriing mabuti ang gagamiting contact lens kung meron ba itong butas o punit. Magkakaroon ng pamumula, pwede magluha yung pasyente, and pwede mag-complain ng pain o parang puwing. Ang full-time content creator na si Julian, sadyang malabo na ang mata kaya gumagamit na rin ng contact lens. Ngayon po, may grado na po yung mata ko, so 175 and 200 if I am not mistaken. Ngayon na po ganun. Pero before, wala naman po talagang grado yung mata ko. Minsan, gumagamit din siya ng salamin. Kung nasa bahay lang yung pasyente, we encourage them just to wear glasses. Okay lang naman magsuot ng glasses and contact lens after needing. Hindi rin siya nakakalimot na i-hydrate ang kanyang mga mata. Pero ang malinaw na solusyon sa kanyang malabong paningin, minsan nang nagdala ng problema. So, nag-start po ako 3 PM. Set up, syempre, as usual, vlogging. Pag nagbibideo kami, may mga ilaw kami. So, syempre, nung time na yun, mararamdaman mo po, parang nagda-dry na yung mata ko. Pero ako, dinedma ko lang siya. Kasi syempre, for the performance, for the vlog eh. Inabot hanggang alas 3 ng madaling araw ang kanyang pagsushoot. Una kong ginawa, nag-wash agad ako, yung makeup remover muna. After naman na, nagtanggal of course ng contact lens. Napansin ko lang po, nung time na yun, makati na tong left eye ko. Pagising niya? Huwag kayo magpapadrain ng contact lens sa inyong mga mata para di kayo magkagagan nito. Nakakaramdam ako ng sharpie, tapos sobrang pula na rin po ng mata ko, tapos hindi ko na talaga siya mabuksan. Sobrang naluha. Kinabukasan pa nakapagpa-check up sa doktor si Julian. Nakitaan ako ng nag-360 yung abrasion. So, pinaka-damage po ng mata ko is yung buong center, yung cornea. Maaari daw na yung contact lens ko ay sobrang dumi. Grabe ang sakit. May posibilidad daw na mabulag siya kung hindi ito naagapan. Okay, nakabahan ako kasi sa totoo lang, yan po kasi syempre yung ginagawa ko. Napaka-importante ng mga mata, especially dito sa trabaho ko. Nalaman din ni Julian na 8 oras lang dapat ang pagsusuot ng contact lens.
Tinakpan ang kanyang kaliwang mata at binigyan siya ng antibiotics. Ako po ay nag-glasses lang muna ngayon. Tumigil akong gumamit ng contact lens. Huwag ipagwalang bahala kapag nakaramdam ng sakit, discomfort o kati kapag nagsuot ng contact lens. Dapat tanggalin kaagad yung contact lens, no? And inspect kung meron damage. Di rin presyo ang dapat batayan sa pagbili ng contact lens. Unang-una dapat natin titingnan kung may FDA approval or recommended ng doctor. Kita nyo, hindi basta-basta ang pagsusuot ng contact lens. Basta tama ang pag-aalaga sa mata, siguradong maliwanag ang buhay.